good afternoon. Hindi ho ba meron daw kaso si Francis Leo Marcos sa Novaicilla sa may bayan ng Hain, Novaicilla? Kanina pong umaga ata o kani-kanina lang, may nahuli po doon na suspect. Oo. Yung suspect na sinasabi na ang kaso ay binabato din kay Francis Leo Marcos, ito po ang update ngayon, guys. Kasi may nagbato po sa akin ang impormasyon na may nahuli daw. Oo. May nahuling pangalan sa Hain, Novaicilla na ang kaso ay tugma din sa kasong pinupukol kay Francis Leo Marcos dyan sa Novaicilla. Ito po ang latest ngayon update. Pakinggan po natin. Ang kausap ko po rito, PNP mismo ng Hain, Novaicilla. Oo. Hain, Novaicilla. Nasaan na yun? Pakinggan natin, guys, ha? Para hindi tayo maging biktima ng fake news. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon, sir. Sir, si Ninyo Barsaga po ito. Isa po sa mga vlogger ng Duterte Group, sir. Opo. Opo. Ah, ito yung verify lang namin. Kung totoo mong may na-aresto kayo kanina na alias Francis Leo Marcos. Meron po, sir, Francis Marcos. Di po Francis Leo Marcos. Ah, Francis Marcos lang. Ay, mana. Ano po ang kaso niyan, sir? Ano ko lang po sa investigator namin. RA 62. Tama, ano po? Kaya nga ginawa. 9262. Baka mamaya-update yun, eh. Para mas magandang positive po. Yes, sir. Ano, client time sa ano daw ng Duterte Group. Siniperify ko. Sinasabi nila si Francis daw ang may kaso doon. Kapangalan pala. May kapangalan. Hello po. Hey sir, good afternoon po. Apa. Yes sir. Kasi sir, may nagbigay kasi sa akin ng info na kesyo may nahuli daw po dyan na ang pangalan ay Francis Marcos. Eh, sabi ko, ah ganun ba? Kaya kayo nung binigyan ako ng screenshot, sabi ko baka mamaya fake news ito. Tapos maganda ko siya sabi ko. Sir, totoo may nahuli? May ganun ang pangalan dyan? Yes, sir. Bali ka huhuli lang kanina sa may populasyon na San Isidro. Opo. Bali ang pangalan niya ay Francis Marcos. Ang middle name niya is Manana. Yes, sir. Nakita rin po. Yan din po ba yung kinasangkutan dyan ni Francis Leo Marcos? Na nakadepi niya sa NBI? Paano, sir? Dito ba may kaso si... Itong si Francis Leo Marcos, mayroon din siyang kaso po dyan. Ito po bang kaso to? Kanya po ba ito o doon sa nahuli ngayon? Bali, ito sir eh... Violation of Republic Act 9262 na initiative dito sa may... Tapos? Kasi ang inano namin, kinausap namin nga yung tao na nagkaroon nga sila ng pag-aaway ng asawa niya. Opo. Na hindi niya alam, eh, itinuloy pala yung kaso sa kanya. Bali, 2016 pa kasi yung warrant natin. Opo. Lakadipin ngayon siya dyan, sir. Ngayon, sir, ano pong ibig sabihin ng kaso sa kanya? Yung po, ano, ba, yung sa bawsi po yun, bawilis against women. Yung pala mga mag-aasawa pa. Opo. Opo. May connected ba yung talagang nakadiping ngayon sa NBI doon sa kaso na yun? Or nag-ano lang sila, tawag nun, parang nagkaroon ng pangalan na magkaparyas lang? Bali, sir, yung ano nila, yung first name nung ni Leo, saka ano, yung bali, magkapangalan lang po. Bali, okay. Francis Marcos lang to, wala namang Francis Leo. Okay, Francis lang, walang Leo. Opo. Opo. Pero ito pong nakadetain ba sa NBI ngayon, eh, tumutunog din po ba ang pangalan niya po dyan sa inyo, sa kaso dyan? Dito po sa may, ano, sa amin, kasi sa Hain po kami. Yes po. Wala naman po sa amin, hindi ko lang po alam sa other municipality. Opo. Kung meron. Opo. Kung halimbawa kung may matatawagan po sana kayo sa may Japan. Opo, madali lang po yung sir. Madali lang pong i-verify yung number ng Gapan sa tatawag lang tayo. Opo, sa PPO po eh. O sa Kampulimas. Sa RPC, sir. Opo, sa Kampulimas.
pwede naman. Opo, mas maganda ma-verify po doon sa may Gapan City po. Opo. Sir, maraming salamat sir sa time, ha. Thank you very much po. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wala po problema po. Yun. Malinaw guys, ha. Kausap natin ang PNP na may hawak ng kaso doon sa Francis Marcos. Na kung saan, hindi ko alam kung anong tawag doon sa kaso na yan, eh. Parang pambubugbog ata sa mga bat, sa mga anak at sa asawa niya. Oo, yun ang sinasabi doon sa kaso dyan sa Hain Nubaysia. Malinaw! Ha? Walang kaso si Francis Leo Marcos dyan lang sa municipality na yan. Okay? Doon naman pala sa mga putak ng putak na kesyo ganito, mabubuo ano si Francis Marcos sa kulungan, sa NBI. Alam nyo guys, ang maglalaban-laban dyan sa korte, hindi tayo. Ha? Hindi kung sino-sino. Alam nyo kung sino ang maglalaban-laban? Abogado sa abogado. Ha? Abogado sa abogado. Tayo, mga abogado lang tayo. Hindi tayo abogado. Mga abogado lang tayo. Ha? Kaya huwag masyadong magmarunong sa mga batas kung walang kalam-alam. O nga pala, ang balita ko, ang magiging defense panel ata at ngayon ni Francis Leo, isang Batikan na abogado. Oo. Isang Batikan na wala pang kasong natalo. Lahat panalo. Sino ba ito? Si Attorney Abraham Espio. Mm-mm. Yan o, malinaw po guys, na ang kausap natin dyan, mismong investigador sa Hain Nubaysia. Ha? Investigador! Ha? Pulis! Siya po yung dumampot doon sa Francis Marcos na may kaso sa Hain Nubaysia. Siguro, maraming siguro, may kapangalan si Francis Marcos na kung ano-anong mga pinagagawang kalokohan ng ibang-ibang kapangalan niya. Ngayon, ang akala ng ating batas, siya na yun, di ba? Ngayon, ang maganda rito, may nahuli na naman na isa na kapangalan niya. Alam nyo guys, doon sa mga nagdiriwang, ingenyo lang yan, ha? Ingenyo lang yan. Sabi nga ng mga matatanda, kung ang sardinas nakakulong sa lata, nakakalabas, tao pa kaya? Di ba? Tao pa kaya? Sabihin na natin, yung isang kaso niya, no bail. Sabihin na natin, di ba? Okay, yung kaso ni Francis na isang kaso ngayon, na mayroon kaso siya na no bail, maaaring sa tingin ng pangkaraniwan na mag-iisip, ay hindi makakalabas si Francis. Kasi no bail yan. Di ba? Ang sabi ko nga, abogado. Sa abogado ang maglalaban. Ha? Abogado sa abogado ang maglalaban. Hindi tayo. Alam mo, tayong mga supporter, tayong mga basher, kuro-kuro lang naman tayo eh. Oo. Kuro-kuro lang tayo. Hanggang dun lang ang papel natin. Pero ang tunay na magtatanggol dyan at magdedepensa at ang uusig, tatlo lang ang maglalaban niya sa korte. Alam niyo kung sino? Una, abogado ni Francis. Pangalawa, abogado nung mga nagrereklamo daw. Pangatlo, yung judge ang magdedesisyon. Kung ang abogado mo, kahit na sikat pa yan, kung iba naman ang utak, mahinang klaseng abogado, walang silbi. Pero, pag ang abogado magaling, puro titig na sa technicality, wala. Di ba? Kuro-kuro lang tayo, guys. Huwag tayong magpanggap na abogado na maalam tayo sa batas. Ha? Huwag tayong magpanggap. Ha? Kasi kung tayo matalino pagdating sa batas, edi sana hindi tayo nagkaganito. Di ba? Abogado sa abogado. Di ba? Meron ngang kaso dyan, pumatay na nga eh. Pero naabsuelto. Bakit? Dahil sa magaling ang abogado. Abogado ang magdadala dyan. Abogado. Ha? Sino ba to si Attorney Abraham Espio? Alam ko naan ito eh. Ito ay professor ito. Dean ng New Era College of Law. Dean. Din siya ng San Sebastian College of Law, Institute of Law. Nako, magaling. O, magaling na abogado. O, mahusay na abogado. Uli. Ah, kahit gaano katatag ang ebidensya, kahit gaano katatag yung sinasabi niyong kaso, ang magdedepensa pa rin at ang magsasalita pa rin dyan, abogado sa abogado. Ha? Nagigets nyo? Hindi tayo puro-kuro-kuro. Ha? Abogado sa abogado yan. Ayan po ang latest. Alam nyo guys, ha? Doon po sa mga nagagalit sa NBI,
huwag po kayong magalit. Huwag niyo pong tagalitan ng NBI kung bakit inaresto si Francis. Huwag niyo pong kagalitan. Ha? Napanood ko yung opinion ni Rapi Tulpo. 100% sang-ayon ako dun sa sinabi ni Francis. Ay, ni Rapi Tulpo. Bakit? Unang-una kasi, may nagdala ng complaint kay Francis sa NBI. Di po ba? Ngayon, ang trabaho ng NBI, anuhin po yung reklamo na yon? Kasi pag hindi po inaksyon na ng NBI yon, pwede pong kasuhan ng NBI doon. Ha? Pwede po siyang kasuhan ng NBI doon. O nagreklamo kami, bakit hindi nyo inaksyonan? Bakit hindi nyo tinrabaho? Diba? Tama ka, Sally. Trabaho ng NBI yon. Ha? Tama ka dyan. Doon sa mga masyadong diehard kay Francis, huwag nyo pong sisihin ng NBI dito. Ha, guys? Huwag nyo pong sisihin. Ginagawa lang po ng NBI ang kanilang trabaho. Okay? Ngayon, kita nyo naman po, may abogado naman po si Francis doon. Ngayon, mayroon na naman siyang banay, bagong abogado na magaling. Kaya, huwag po tayong magalit doon sa mga taga-NBI, huwag natin silang ibuli. Ha? Bagkus unawain po natin yung NBI, ginagawa lang po nila ang kanilang tungkulin. Ha? At kanina, magkausap naman kami ni Francis Leo Marcos, okay naman siya. Magkausap po kami kanina ng umaga ni Francis Leo Marcos. Okay siya, wala siyang problema. Bagkos, easy-easy lang siya. Ha? Busy lang yung mama. Eh, pabayaan nyo na muna yung mamang na dito sa NBI. Kita nyo naman eh, ilang araw siyang nasa labas eh, di ba? Bigay ng bigas. Mag-absent na muna yung mama, ha? Absent na muna siya. At ngayon, ang maganda, yung sinasabi ng mga kalaban, eh, pabayaan muna natin yan. Bahala silang magdiwang, bahala silang umiyak. Alam nyo, may kasabihan niya eh. Di ba kita nyo si Fernando Po Jr.? Binubugbog sa pelikula, di ba? Binubugbog, ginugulpe, nilulurakan. Di ba ganyan si Fernando Po Jr.? Rudy Fernandez, binubugbog sa pelikula. Philip Salvador, binubugbog, di ba? Pero, pag matatapos na ang eksena sa pelikula, unti-unting tumatayo ang bida. Di ba? Kaya guys, huwag tayong magagalit sa NBI. Hindi natin kalaban ang NBI dito. Kakampi po natin ang NBI. Di ba? Ito sa mga basher, pakinggan nyo to. Ha? Yan ang para sa inyo. Magdiwang lang kayo, magsaya lang kayo. Thank you very much pala sa PNP ng Hain Novaisia. Thank you very much sa binigay nyong time sa akin. At least binigyan nyo ako ng magandang positive na update sa akin. Thank you very much po. Maraming salamat sa PNP Novaisia. Siyempre, thank you rin pala kay Chief PNP dahil nakuha natin ang number doon sa Novaisia. Thank you, boss. Thank you.